Ramdam niyo na ba ang init mga co-office mates? Yung tipong papasok ka sa trabaho, tapos init at pawis ang madarama mo. Yung iba nga, mas gugustin na lang na mag-break sa kanilang opisina kaysa bumaba at kumain sa labas. Hinahalap mo rin ba ang mga palamig? Maibsan lang ang init na iyong nadarama? Isa lang ang ibig sabihin niyan, mga co-office mates. The summer's waving already. At dahil ito ang kauna-unang summer episode ng Office Getaway, dadalhin namin kayo sa isang lugar na di naman gaanong kalayuan sa Metro Manila. Na kayang ibahibaylan. Na kayang gawin ang buong activity ng isang araw. Pero, nasaan nga ba ito? Dito sa bayan ng Wakod, Candelaria, sa probinsya ng Zambales, may matatanaw ka na isang isla na halos 10 hanggang 5 minuto ay mararating mo na. Isang isla na may creamy white sand beach at crystal clear water. Perfect itong pang-office getaway, mga ka-office mates. Ano? Patatagalin pa ba natin ito? Tara! Log out na! Tara! Log out na! Tara! Log out na! Tara! Log out na! Paano ba pumunta sa Putiput Island? Kung magko-commute ka mula Manila, pwede kang sumakay ng Victory Liner. Meron dito sa Pasay, Cubao, at Caloocan Terminal. Sakyan mo lang ang mga biyaheng Santa Cruz, Zambales. Kung naka-private car ka naman, tahakin nyo lamang ang biyaheng NLEX, tapos tagusin nyo ang Pampanga, Subic, at Zambales. At dahil 5 AM na kami nakarating sa Zambales, dumiretso na kami patungong isla. Nakisabay na ako sa isang grupo ng mga biyahero papunta doon. Medyo may kadiliman pa nga nung sumakay kami ng bangka. Pero kung mapapansin nyo, kahit malayo ka pa lang, ikitang-kita mo ng isla. So guys, nandito tayo ngayon sa registration area para ilista ang ating mga pangalan at magbayad ng entrance fee. 300 pesos to para sa day tour at 500 naman para sa overnight. Pwede ka ring magrenta ng tent dito kung sakaling wala kayong dala. Merong good for 2 person, meron ring good for 4 person. At dahil nandito na rin ako sa isla, hindi ko na palalampasin ang oras ko para hindi ikutin ang lugar. Ano? Tara, samahan niyo ako. Sarap pagmasdan ng dagat. Nakakalisi stress, mga ka-office mates. Ang kagandahan lang dito sa Putiput, eh hindi siya ganun kaalon. Kaya piling ko, sarap mag-swimming at mag-snorkeling dito.
Habang nag-iikot-ikot ako sa isla, nadatnan ko ang mga bata na ito na namamangka at waring may kinukuha sa tubig. Doon ko nalaman na nanguhuli pala sila ng halaan. Sabi nila, halos isa hanggang dalawang sako ang nakukuha nila dito bawat araw. Kailangan nga lang nilang bumangon ng maaga para makahuli nito. Kasi lumalabas lamang ito mga co-office mates tuwing low tide. Medyo mahirap nga ang paghuli nito mga co-office mates. Hindi ito yung basta-basta pinupulot mo lang sa dagat. Kailangan mo silang hintayin lumabas sa buhangin bago mo sila mahuli. At dahil mahilig rin naman sila mama ko sa halaan, binili ko na lang lahat ang nahuli nila. At least kahit papano, may pasalubong ako sa bahay at di na rin sila mahirapang magbenta. Maliban sa tatlong bata na magpipinsan na ito, alam nyo ba mga co-office mates, napakaraming mga bata na nagbebenta dito ng iba't ibang klaseng lamang dagat. Ito ang ginagamit nilang pang-aral, pambili sa eskwela, at pangbili ng bigas. Kaya kung dadayo kayo sa isla na ito, sana huwag nyo namang tawaran ang binebenta nila. Kasi hindi naman biro kung paano nila huliin ang mga ito. Isipin nyo na lang, tulong nyo na lang sa lokal ang mga binabayad nyo dito. May pasalubong na kayo, nakatulong pa kayo. At dahil low tide dito tuwing madaling araw, pinilit kong gumising ng maaga at sinubukang lakarin ang isla. Mapapansin nyo naman na halos nasa talampakan ko lang ang tubig dito mga co-office mates. Kitang-kita na rin ang mga bato, damong dagat at mga shells na kahapon lamang halos abot-hita na ang tubig sa lugar na ito. At kung suwerte-swertihin ka pa sa paglalakad mo, ganito ang mga makikita mo. Starfish. Marami nito sa isla. Kailangan mo lang lawakan ang iyong mga mata para makita mo ito. Maraming klase ng starfish at sea creatures ang makikita mo dito mga ka-office mates. At ito ang mga iilan sa mga ito.
Kala ko kanina bato lang to, pero kung titignan nyo, ibang klaseng starfish pala tong tinutukoy ng mga bata. Di ba ang starfish na nakikita lang natin is yung ano, yung lima, yung may galamay. Eto, walang galamay, pero marami daw dito nito sa ano eh, sa putipot. Di ko lang alam kung nalangoy ito eh. Nag-stretch siya, no? Ang sarap talagang magbabad sa dagat. Lalo na't ang gaganda at ang seksi pa ng mga makakasama mo. Isama mo pa dyan ang magagandang tanawin at ang mga biyaherong kasama mong nag-i-enjoy. Kainan dito, inuman doon, sarap ng buhay, parang walang mga problema. Dito sa putipot, huwag na huwag mong palalampasin ang puting sanga ng puno na ito. Okay na okay itong lugar na ito. Perfect na pang picture taking. Napakarami mong pwedeng gawin dito sa putipot, mga ka-office mates. Bukod sa pag-swimming, snorkeling, at kayak, meron ding basketball court at volleyball dito. Kung kayo ay nagpaplanong mag-team building, pwedeng-pwede rin kayo dito sa Putipat Island. Malaki ang lugar, kayang-kaya ang isang company dito. Bukod pa riyan, nakaset up talaga ito para sa gadong mga event. Maraming pwede ring matulugan dito. May tent, kubo, at treehouse. So relax ka pa rin makakapag-overnight dito. Merong ring ihawan na nakalagay lamang sa iisang lugar. Kung ang mga gadget mo naman ay lobat na, meron ring station dito para makapag-charge ka. Yun nga lang, kailangan mong pumila sa dami ng mga nagcha-charge dito. Kung sakaling wala kayong baon or nagkulang ang inyong dala,
pwede kayong magpaluto dito. Marami ring mga tindahan ang nag-o-offer ng mga pagkain dito. Pero kung plano nyo namang mag-inuman, dapat magdala kayo ng sarili nyong alak. Kasi bawal ang mga nagtitinda dito. Pwede silang matanggalan ng lisensya. Putipot Island is one of the best island talaga dito sa Zambales. Kaya, di ako magtataka kung bakit ang mga tao ay binabalik-balikan ito. Kaya mga ka-office mates, kung sakaling di pa kayo nakakapunta dito, isama nyo na ito sa inyong bucket list. Perfect talaga itong pang-office getaway.